good morning. So, it's January 24 at ayan, ilang araw na naman tayo hindi nakapag-vlog. Ayan, si Shedi Shedi. Hi, be! Nakapagpag-room na si Shedi Shedi. Nakapagpakat ng nails and everything. Ang pogi-pogi, pumuti, shining, shimmering. Wow! So, ayan, ang ipapakita namin sa inyo ni Shedi ay ang mga nadagdag na plant sa garden. And ayan, na iba na naman ang ayos ng aming mirror. Ayan, dito siya ngayon. Binali ko yung mirror dun sa side na yon, yung below. Then, hindi namin malaman saan ilalagay. So, ayan pala tayo dito. Ang tagal ko rin hindi makapag-vlog actually kasi ang ingay dito. Ayan na naman nga, oh. Kanina wala yan, eh. Ang daming maingay dito kasi alam niyo na mga competitive ang ating mga kapitbahay. Pag may nagpagawang isa, may magpapagawa ulit. So, pagawa lang ng pagawa. So, ayan, kung mapapansin nyo, halos wala ng gap dito sa gitna kasi pinuno ko na dyan yung space na yan. At may mga na-add akong bagong plants. Hindi naman bagong klase, but bagong addition. Ang laki-laki, ito ang pinakamalaking agave stricta na nabili ko. Ayan, dalawa yan sila. Ito yung isa, nirepat ko dito sa terracotta. Nag-ayos ako dito ng dalawang gabing straight. Kasi, kakaayos ko lang dito sa part na to dahil may dumating akong bagong nerifolia. Tsaka, ayan. Tapos, parang gusto ko kasi na may mga may leaves eh. Kaya, nagdagdag ako ng nerifolia. Tapos, eto na nga si Madagascar, oh. Nung nakaraan, diba, usbong lang yan. Ang tagal nitong maglabas ng bagong leaves. Para siyang nagtadagdag ng tangkad doon. Tapos, kasama yung leaves. Kaya, ang tagal. So, ayan, nag-ayos din ako dito yung aking... Finally, after maraming months, narepat ko na sa wakas tong si variegated trigona ko. So, inayos ko dyan. Dyan nga ako nag-add, kung mapapansin nyo, pati ito, na dating nandoon yan, wala na dito ang plants and bike ni Rafa. Ito, ano lang kasi ito may order. Ito for sale, kaya dyan ko yan. Wala na talaga dapat plants yan dyan. Para yung tingin from here ay... diretso na, diba? Yung, kumbaga, kita mo agad yung parang mas malayo siya tingnan, mas malawak. Tapos, eto yung binibenta ko dati, kinip ko na itong si Erythea kasi parang gusto ko dyan ng medyo light na something, parang ang dilim kasi, puro trigona. So, kailangan nag-add ako dyan ng ganyan para may pang contrast sa color. Tapos, ito, inusog ko dito. Inusog ko sila dyan. Para ito, magka-space. Ito, inusog ko dun. Kaya dito, yung may space ako dyan dati, nawala. And, yan. Kung mapapansin nyo, biglang naging puno. Dahil sa dalawang to. Ito yung mga trigona ko sa balcony. Dahil wala na ako nang, hindi na ako halos nagpupunta dun. Unless magdidilig ako ng fern. Nilagay ko na sila dito. Binuhat namin ng aking asawa. Ang bigat-bigat. Kasi cement pot po yan, yan. Hindi ko na rin ginawang white. Parang ang theme na dito is black, brown, and terracotta color, and white. Para may, alam niyo na, may exciting color naman. Hindi puro white or puro brown or puro black. May iba-ibang layers ng color. So, ito, lagi ako lumalabas dito, promise. Tapos, tinitingnan ko lang sila. Tapos, wala lang. Sabi ng asawa ko, lumalabas ka na naman. Sabi ko, wala, tinitingnan ko lang. Ang saya-saya kasi tingnan. Lalo na to, oh, naging puno sila dito. O, diba, ang ganda ng layering. Ang laki na ng tinaas nila. Ito, mga from Baguio to dati, na solo. Tapos, pinagsama-sama ko dyan. So, ang taas na nila. Naglagas nga yan, eh, nung nilipat ko sa taas, nung nirepat ko. Pero yan, nag-uusbong na ulit. Tsaka, etong isa. Yan. Eto, mas maliit to ng konti. Normal lang po yan kung magaganyan yung mga trigona nyo. Ayan o, yung mga ganyan-ganyan. Tinatanggal ko lang. Kasi, sabi nila, di ba, ang trigona ay succulents talaga. Ayan, kasi may leaves. So, ayan, tinatanggal-tanggal ko lang yan. Mga ganyan. Lalo pag bagong repat. Normal yan. Pero eto, hindi naman to bagong repat eh. Parang, ganun lang talaga siya. Ewan sa kanya. Normal lang sa buhay, parang tao, diba, naglalagas yung mga patay na buhok, ganun. Tapos, dapat magbebenta pa ako. May binenta akong maliit na stricta, nandun sa loob ng bahay namin. Yun yung binenta ko, nasold siya agad. Ito, dapat ibebenta ko, pero ang ganda kasi ng pagka-apro niya. Alam niyo yung pagka-round shape niya. Unlike nito, diba, parang iba yung shape. Ayun, perfect din yun. Ito, iba. Kaya, hindi ko binenta. Nilagay ko siya dito sa baba kasi maganda yung view niya. So, apat na malalaki na ang aking mga stricta dito sa garden.
apat, tapos dalawang malaki sa loob, yun. Anim ang aking mga stricta. So, ayan, nag-uusbong sila. Kaya parang nagmukhang punong-puno. Ayan, mukhang punong-puno yung aking garden. Punong-punong-puno. Ayan, di ba? Ang ganda. Lalo pag gabi. Gusto ko nga sana gabi ko i-vlog. Kasi hindi ko sure, baka mamayin, maano na naman, mabisi na naman. Kasi iba yung effect nila pag gabi. Kung nang pinafollow niyo ako sa Facebook, lagi ako nagpo-post ng yung panggabi niya na view. Iba po talaga dito pag araw, tulad niyan. Siyempre, walang mga pailaw. Maganda, pero iba yung effect pag gabi. Mas madrama. Para ka nasa park. Tapos yung iba, nagtatanong kung nasa na yung mga trading plants ko. Eto pa rin po sila. Madalas lang talagang picturean ko yung view papunta dito. Pero ayan sila. Munti ko na nga silang, napaus pa. Munti ko na nga silang alisin. Actually, gusto ko nang alisin dapat to. Tapos, ilalagay ko na lang sana sa taas yung mga mapipili ko. Gi-give up ko na yung shelf na to. Yung mga shelves na yan. Dalawa pa yan. Tapos, i-continue ko na lang dyan. Yung puro mga ganitong style. Parang dati, di ba dati, ito, apat na shelves yan dyan. Tapos, dito yung may ganyan, layering ng cactus. Tapos, nabitin ako, pinagpalit ko. Binenta ko yung dalawang shelves dito. Nilipat ko dito yung dalawa. Mas mahaba yung exposure ng mga cactus. Kaso nga, parang naisip ko, pag wala naman yan, parang malungkot naman. Oh. So, sabi ko, wag na nga. Ayan. Iba pa rin yung may shelf, di ba? Kasi kahit paano hindi naman natin kayang i-let go yung mga fern, mga yan, mga trading plants, di ba? Actually, so sa tagal-tagal, hindi ako naggagagalaw dito. Ito yung parang achieve na achieve ko ulit. Kasi di ba may time na parang ang konti ng mga plants dito. Kaya yung iba nag-comment na parang ang konti na raw ng plants ko. Hindi naman, pero medyo mukhang konti tingnan. Pero ngayon, ang dami na nila ulit kasi nga pinuno ko na. Inalis ko na yung ottoman, yung parang stool dito na ceramic. Tinry ko rin alisin tong table, pero hindi ko masyadong type. Kasi iba in love na in love ako sa table nun. Iba yung dating niya. Kaya kinip ko na din. Parang, kasi ang dami table dito. May table dito. May table doon. Kasi minsan paglalabas ako, tapos may dala akong juice or tubig, ganyan. Kung saan ako matigil. Oh, para at least may lalapagan ako ng table dyan, arte-arte. May paglalapagan ka, di ba, kahit saan ka magpunta. Although, pwede naman talaga sa ibang side, pero for me, iba yung dating nung table na to talaga. Iba siya. Kasi inalis ko siya, inano ko pa rin, binalik ko pa rin, bumalik pa rin siya dyan. Parang, mas kaya kong wala yung white na ceramic, pero hindi ko kayang wala siya dyan. Tapos nakakatuwa, tag-usbong ang aking mga fire stick cactus, although sila ay nag-revert na dahil hindi naman malamig dito at walang masyadong the whole day direct sunlight. Ganun po kasi ang gusto ng mga fire stick. Yung malamig, pero mainit. Ang galing, no? So, Baguio or Tagaytay, ganun lang ba? Ayan, no, nag-uusbong sila. Eto, ang dami ding usbong. At lalo na to. Eto, kahit paano naaarawan to. Tinan nyo, tulad nyan, anong oras pa lang, mga 10:30. Wala nang araw dito. Wala na. So, naisip ko nga, sabi ko sa asawa ko, han, ibenta na kaya natin yung payong. Kasi, hindi naman natin kailangan na binubuksan lang naman yan dati pag mainit dahil nandito yung mga halaman. Eh ngayon, carry naman ng mga plants ko yung direct sunlight. Sabi ko, sige, tsaka na pag natapos kasi doon nga yung may ginagawa. Kaya kami naglagay niyan. Eh dyan nakatali yung mga ano, ayan o, yung pangharang namin. So, ibebenta ko na yung ano na to, payong na to pag natapos na yung may ginagawa doon para wala na yan. Kasi useless na rin siya, pero napakinabangan ko naman siya for more than 2 years. Mga ganon. Ang issue lang dito is madumi. Kasi syempre hindi ko na malinis. Pero nalilinis yan dati nung inopen namin yan, binrush namin eh. Nababrush naman siya, eto. Etong part na to. Pero hindi na siya nahihiwalay. Yun, yung buo na yan yata yan. Dito yata yung may natatanggal. Tapos marble yung stand, yung base niya. Pero wag muna kayo mag-message sa akin kasi hindi ko pa yan mabibenta. Kasi nga, pinagpapatungan siya ng mga yan. No? Pinagtatalian siya ng aming Great Wall of China. Great Wall of China yung harang namin. And ilan na lang ang laktay ako dito sa garden. 1, ito sobrang laki. 2, 3. Tatlo na lang sila sa dinami-dami dati dahil pinagbebenta ko nga. Kaya may darating akong mga bagong variegated laktay. Nagpahanap ako sa supplier kasi parang ano, namimiss ko magkaroon ng laktay. Yung nga lang talaga,
mahirap dito sa akin mag-maintain ng variegation ng Lactea kasi nga dapat ang Lactea as in direct sunlight halos the whole day. So saan ko ilalagay sa daan? Kasi doon the whole day. May araw doon the whole day. So doon ko ilalagay, di ba? Baka dito ko ipwesto para the whole day meron siyang something. And parang gusto kong mag-add ng yuca kasi ang yuca ko dito ay 1, 2, eto, usbong pa din yung isa. Eto, actually, eto muntik nang mamatay ito kasi nakapatong yan siya doon sa malaking ano, malaking pot, malaking cement pot, nakapatong yan dyan. Yan, tapos, meron yan mga syempre pang pataas, ganun. Nakapatong lang siya, wala akong pakialam sa kanya dati. Tapos nangyari, nung ulan pala ng ulan, napuno ng tubig yung buong pot. As in, nakababad pala siya ilang days sa tubig. Sa papansin po, nagdidilaw yung... Kaya ang cost po ng pagdidilaw ng yuca, especially outdoor naman, walang kapoble-problema. Ano, overwatering. Buti na, ano, so nirepot ko, ganyan. Dinrain namin yung pot. May nabara pala dun sa drainage ng pot. So, ngayon pa lang siya nakaka-recover. Eh, ang lush-lush niyan dati, eh, no? Gustong-gusto ko yung yuca na yan kasi light green yung dahon niya. Tapos may isa kami yuca sa balcony. Yun na lang yung yuca ko. Ang konti na, no? Ang konti na ng mga yuca ko. Unlike dati. Para kung may yucahan. Para kung may factory ng yuca. Then, sa mga naghahanap ng for sale ko, ito na lang po ang for sale ko. Itong lush na backbone, agave, johok. Ito po siya, medyo baby-baby pa kasi yan. Pero, ang version niyan pag lumaki ay yon yung mukhang plastic na agave. Tapos meron ako dito yung cream spike, sorry, hindi makita. Eto, tataka nga ako ba't di pa ito nabibenta eh. Ang ganda-ganda nito, tsaka ang rare nito. Dati mga 2,850 na ganitong size, as ang dami pang babies. Pero parang 9,950 na lang yata ako ito nililet go. Kasi kaya ako may mga konti pang binibenta ngayon, hindi na po ako nagla-live. Kasi pag may bibili na ako sa supplier, nahihiya ako mag-order ng isa lang. Sayang kasi shipping. So, napapadagdag ako ng iba, parang ganun. So, para sulit yung punta nila sa Victory. Hindi ko kasi masyadong, ano to eh, maipwesto sa garden, sa layering. Kasi flat yung style niya. Pero malaki po to ha, kasi 8x8.5 inches yung pot. Malaki siya actually. XL size na yan kung tutuusin. Sandahin pang baby. Kaya minilet go ko na lang. So, andyan lang sila sa ilalim. Yan na lang yung mga natira kong for sale. And belated happy birthday pala kay John Dave Morion on January 21. Ayan, ngayon na ulit ako nakapag-vlog. So, belated talaga ang ganap natin. Happy birthday ka daw, be! Shady. Ayan, and God bless! So, ayun guys, ang balita sa aking garden. Actually, talagang, parang sa tagal kong hindi talaga nagagalaw dyan. Simula nung pasukan si Rafa, birang-bira ako dyan dati. Parang every week, nagkikilos ako dyan. Ngayon, kaya nga medyo din ako sanay magbuhat-buhat eh. Di na ako kargador ulit. Di na ako sanay. Lagi na ako nakaupo dahil gumagawa ng earrings. So, parang ngayon na talaga ako na-satisfied na. Grabe, ang ganda. Pinicturan ko pa ngayon siya eh. Tapos yun yung, hindi ko pa yan na-post na ganyang itsura. Iba pa yung na-post ko. Yung nag-post ako na Almost Paradise. Ganon. Kanta kasi yun, di ba? Almost Paradise. Yun. Kanta yun. So, yun na naisip ko. Kasi, pag minsan, pag umaga, pagising, diretso ko dyan. Tapos naglalakad ako. Tingitingnan ko lang sila. Tapos yung pinicturan ko siya. Popost ko ulit yung bagong picture. Gabi, usually gabi talaga maganda. Uupo lang ako dyan, ganun. So, ayun, yun na yung mga nabago. Kaya parang sabi ko, i-share ko nga to kasi para updated sila sa itsura kasi baka ang nai-imagine nyo pa na itsura is yung nakaraan pa yung pinost ko. So, yun lang naman, guys. And, ayun, kung may mga questions, PM nyo na lang ako sa Facebook page. Mas mabilis po ako mag-reply doon. Yung link po ng aking page, Facebook, ay nasa description below. At yun, thank you so much and please don't forget to subscribe. Bye-bye. God bless.